What's up mga kalodi? Panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayon mga kalodi. So ngayon mga kalodi, may kikisan yan tayo sa dito sa Cavite. Renovation to mga kalodi. So ngayon mga kalodi, pinabaklas na ni boss yung lahat ng mag-isabi kasi papalitan na natin ng hardplex at metal paring. Kasi yung unang framing kasi mga lodi is ano yun, yung kahoy. Kaya papalitan na natin siya mga lodi ng hardplex. So tara, tingnan natin yung mga kwarto na kisamihan natin. Yan po yung kisamihan natin. Nandito po sa may tapat ng hagdan po yan mga lodi. So tapat ng hagdan. Dito po yan sa second floor mga lods, yan po ang kikisamihan natin. Ito po yung hallway, pinaka-hallway na po, tapat ng hallway. So yan mga lods. Wawalain natin ang biga dyan. Tatakpan natin. So dito tayo sa may mga parto mga lods, ito yung uunahin ko ngayon itong parto na to. Room 1. Malawak-lawak to mga lods. Yun. So napapansin nyo ano ito mga lods. Ang sukat ng kisamihan natin ay 270 standard. Yung mga lods yung pinaka-kwarto niya ng mga lods malawak-lawak. So ngayon mga lodi, pupunta tayo sa room 2. So para mga lods, titingnan natin yung room 2. Ano naman yung kikisamihan ko dito sa may room 2 pagkatapos ng room 1, ito yung susunod ko. So dito mga lodi is may CR. So parang hindi ko pa siya magagalaw kasi dapat iunay muna yung CR. Nag-install kasi na CR dito. So ito mga lods, malawak-lawak din ito mga lods. Yun. Mga lods, pupunta tayo sa master bedroom. Kasi yung master bedroom mga lods, may design yun. Yun kasi yung mga plain ceiling lang yun, walang mga design. Pupunta tayo doon sa may master bedroom. So tara. Mga lods, yan yung master bedroom, may design yan dito sa may gitna. Sa may gitna na yan, may design yung cove light. So ito pala yung mga kabinet. Ayusin na lang namin yan, pipinturahan din namin yan. So yun yung kabinet dito, lods. Yan. So ngayon dito na tayo mga lods. Napakalawak yung kisamihan natin mga lodi. Ayun mga lods, napakalawak yan. Siguro matatapos po dito ay mga siguro mga 1 month. Takip na po lahat yan. 1 month or 3 weeks. I-update ko na lang kayo araw-araw mga lods sa mga natatapos natin. So ayun mga lods, nakikita na ninyo yung mga kikisamihan natin ng mga kwarto. Dito yun sa buong second floor mga lods. So ngayon mga lods, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-install ng metal paring. Kung anong sukat, kung anong gagamitin natin ng mga materials. At saka yung mga gagamitin natin ng mga tools na kakailanganin natin dyan sa pagkikisan nila yan. So tara mga lods. Thank you.
So yun mga lodi, no, nakikita niyo na kung anong mga materials ginagamit natin, tapos kung anong mga tools ang ginagamit natin sa pagkikisami ng metal paring gamit natin mga lodi. Nag-framing kasi tayo ngayon. So ngayon mga lodi, papakita ko sa inyo yung tapos na siya na ginawa namin. So pasensya na kayo, medyo na ano yung buko, medyo ma... kasi sobrang ano yung bakbakan ng gawa talaga namin, sobrang video mapabilis-bilis konti. So ayun mga lodi, tara, titingnan natin. So ayun mga lodi, no, tapos na siya mga lods. So ayun mga lodi, kung napapansin nyo yan, yung metal paring natin na ay kadalawang beses bumabalagbag siya. Yung sukat natin sa pamakuha natin mga lods is ano yan, 16-16. This size yan mga lods. So ang ating horizontal dyan mga lods is 2 feet yan. Yung horizontal 2 feet po yan. So ayun naman yung runner natin. Ang sukat po ng runner natin, kasi may standard kaming sinusunod dito mga lodi. Kung nakikita nyo yung kering channel na yan is 80 po ang sukat nyan, ang layo mula sa wall. Sukat kami ng 80 at saka 80. Bali 80 yan mga lodi. So ayun yung nakita nyo yung kung tawagin ay pamitin. Tapos kung ano natin dyan ay ang tawag natin dyan, hanger mga lods. Sa madaling salita, pamitin. So ang ano sukat natin dyan mga lods is 80. 80 by 80 lahat yun, basta sa mga kering channel, kasi may sinusunod po kaming standard mga lods. So ayun mga lodi, tinapos na namin, kaya di pa namin siya matakpan, gawa nang wala pang electrical. So ayun mga lodi, nakikita nyo na natatapos na namin sa pagpiframing yung ceiling na yun. So ayun mga lods, i-update ko na naman kayo dito sa hallway pag matapos namin, kasi isusunod din na namin itong hallway. Pagkatapos ng hallway, dito naman kami sa may master bedroom. Kasi yung master bedroom mga lods, merong ano yun, merong design yun. Kaso hindi pa binigay sa akin yung design, kaya di pa namin magalaw kung anong mga sukat ng design na yun mga lodi. So ayun mga lodi, maraming salamat sa pagpapanood sa akin. Sana wala kayong sawang manood sa akin mga video at yung mga suporta nyo, at saka hindi kayo magsasawang sumusuporta sa akin. At God bless sa inyo. Huwag nyong kalimutan mga lodi, pindutin yung notification bell para updated kayo lagi sa aking mga video. So ayun, bye-bye.